akin ay isang friend na si Aga Mula. Alam niyo nung ginagawa namin yung alat story, hindi niyo nagtatanong. Kaming dalawa. Wala kami ginawa kundi tumawa ng tumawa. Kasi masaya ho yung set namin. At saka wala kami naging problema. Wala kami problema. Yun ang nakakatuwang part doon. Kasi bihira ho yung nakakagawa kayo ng pelikula na wala ka magiging problema wala sa kapwa artista mo. Oo, wala. Kasi minsan may patrol ba pa tayo sa mga magiging pelikula mo? O, tingnan mo yung picture. Bagets! Mga Bagets kayo. Paano naman nabuo itong iconic movie na Bagets? Yung Bagets... First movie ko yan, di ba? First movie ko yan. You know that this year, 2024, is my 40th year in the industry. No? I started in 84 with the movie Bagets. So 40 years na pong nakakaraan yung Bagets, and this is our 40th year now. And I'm happy. I'm just happy to have done that film because kahit pa paano, parang naging madali ang pagkakakilala sa akin ng tao. But hindi po madali ang naging journey ko since Bagets. Ano? Kasi maraming nangyayari yan. Ups and downs. And like, inayos na lang po namin ang aming mga buhay-buhay. You know, after Bagets, you know, I was only 13 or 14 years old. Ilalabas na yung movie namin. Ikaw pa rin napipiliin ko with Julia Barreto. So kasama ko, yun lang ang masasabi ko na ang kasama ko is Julia Barreto. Kamusta naman siya katrabaho? Kasi Julia. Okay siya. Kinikwento ko nga ito na my own interpretation of yung paggawa ng pelikula. Nandito ko, no? Kumbaga, ito yung kaling tatahakin ko. And then, when we started filming, meron siyang ibang ipinakita. Totoo to, ha? Meron siyang ibang ipinakita na sinasakyan ko siya. Tinitingnan ko parang, ano kaya ang gagawin niya? Or, and then, nung nag-i-eksena na kami, parang ito na yung mga, yung simpleng eksena na meron siyang bibitawan sa'yo na reaksyon na maganda, maganda. So, yung nakatulong siya sa akin sobrang like sa mga nuances ko, there are some reactions that I gave na galing yun sa binigay niya sa akin. Alam, wala kaming problema. First movie namin yung ginawa. So, syempre sa totoo lang, kinakabahan ako noon, di ba? Hindi ah. Syempre, ano ka eh, di ba? Alamat ka eh. Anong alamat? Tanda ko naman. Hindi naman, ibig sabihin naman sa Soriano ka. Siyempre, first time ko makakasama yung Marcia Soriano, kahit magkakilala tayo. Ako ang nilerpes, ako na Aga Mula. Iba yung ano mo. So, salamat naman, naramdaman ko naman talaga yung pagbigay mo ng respeto sa akin sa bilang nakababata artista.